wala po akong marinig na boses. So, nag-voice over na lang po ako. Thank you so much nga po pala sa mga nandito, sa panonood nyo, at sa pakikinig ninyo. Habang kumakain ako niyan, salita ako ng salita. Yung pala, wala po pala akong na boses na naririnig. Kasi naka-earphone po ako dyan. So, hindi po pala siya nakakonek. Tapos, wala nang boses na lumabas. So, yan guys. May gusto lang po akong sasabihin sa inyo na ito po ay naging karanasan namin ngayon. So, buti na lang po, konting halaga lang po. Kapag meron pong nag-i-invite sa inyo na yung SANA application, maraming offer po yun. Sobrang dami po ng offer. Sasabihin nila sa inyo pag naka-invite ka, ganito. Sasahod ka ng 1,000 monthly, iba pa yung kita mo araw-araw. Pag naka-invite ka, meron ka pang meron ka pang kita doon pag naka-invite ka. So, yan guys. Sa mga ganyan po, lalo na po pag nagbibitiw ng pera, hindi po ako naniniwala basta-basta. Kaso, may proof po kasi ako na legit yan. Na akala ko po is legit talaga. Kasi yung kasamahan ko po sa boardwalk na nagtitinda, yung kasamahan ko po na nagtitinda po sa boardwalk is sumasahod na po sila. Dalawa po sila. Yung isa is manager 2 na, tapos yung isa is manager 1. So ngayon, yung pong nag-invite sa akin, ang akala din po niya talaga is legit kasi nakailang sahod na rin po siya. Kapag nag-recharge ka po ng 1,000, ang kita mo po everyday is 99. So, sa 10 araw po, babalik na po yun ng 10 days. Bawing-bawi na po talaga siya. Ngayon po, yung the other day ng 10 araw na yun, dinapalabas mo na po yung puhunan mo. So, yung 99 nakikita-kitain mo, yun na po yung kita mo. So, kapag nakapag-invite ka, may subsidy ka pa po. Every 5, 25, at saka 20, 5, 15, at 25. So, doon pa lang po nakaka-diskumpiyado na, di po ba? Na bakit ganun ang dami mong sasahurin? Pero po ako, naglaro na rin po yun sa isip ko. Pero ako, nanatili po akong naniwala doon kasi may proof po ako na legit talaga yun. So, ngayon, di ngayon in-invite ko po yung kapatid ko, pero dyan po kapapasok ko pa lang, in-invite ko na po sila. Tapos si founder ayaw din po niya, kaso syempre in-invite ko siya, pumayag siya. So, dalawa po ang na-invite ko. Ngayon, pag naka-invite po ka ng isa yung na-invite ko, magiging manager 1 ako, sasahod ako monthly ng 1,000. So, ngayon po meron na po akong naipon na 500 every day. So, ini-recharge ko po yon. Kaya, ang recharge ko po is 1,500. Ngayon, ang kita nun every day is 153. So, ngayon po, naka-1,000 na. Kasi pag first timer mo, dapat 1,000 yun bago mo ma-withdraw. So, ngayon po, di sabi ko malapit na ako. Ngayon, mga ilang araw nag-withdraw po ako. Halimbawa ngayon po, nag-withdraw ako. Sabi nila hanggang 72 hours mo daw po yun ma-re-receive. Sinagkampante naman po ako na hanggang 72 hours. Ngayon po, ini-invite namin si Sis Q. So, ngayon, sabi ni Sis Q, wala pa raw pera, pagsahod niya na lang daw. So, ngayon, hindi na namin siya pinilit. Tapos ngayon si Sis Ann, pina-invite ko kay founder. Ngayon, in-invite namin si Sis Ann. Nung araw na yun, nakalimutan niya pong mag-charge. Maglagay ng pera sa GCash niya. Kasi may puhunan po na 1,350 naman sa kanila. Kasi yung 1,000 na sa akin dati, nag-close na. Naging 1,350, tumaas ng 350. So ngayon, nung gabi na yun, nakalimutan ni Sis Ann. Sabi niya, bukas na lang magcha-charge ako sa GCash, sabi niya. Sabi ko, sige sis,
Ngayon, nung kaumagahan naka-charge na siya, di pinaano namin, inirecharge namin. Lagi ko pa siyang tinatanong kung nakaano na siya sa GCash, ganun. Sabi niya, hindi pa sis, mayamayang gabi na lang, sabi niya. Ngayon, nung intry naming i-recharge, ayaw pong pumasok. Sabi ko, ako nag-withdraw na. Sabi ko, pero hindi ko pa nare-receive. Ngayon, nagre-recharge kami, ayaw talaga pumasok. Ngayon, pumunta ako sa GC. Ngayon, itong GC namin is sa Telegram. GC na ang pangalan ng GC namin is yung pangalan ng application. COAO. Pero ang apps na yon is SA. SA. So, ngayon, nabasa ko doon na ang dami na daw hindi bakit hindi makapasok yung recharge, bakit hindi sila maka-withdraw, bakit nakalagay na doon receive pero wala pang pumapasok sa GCash nila. Doon na po kami medyo kinabahan ni Founder. Kaya sabi namin, wag nang pilitin si Sis Ann. Tapos sinabi ko na rin kay Sis Ann, sabi niya kaya siguro ayaw pumasok ng recharge ko, sabi niya. Kaya sabi ko, thanks God din kasi hindi ipinagkaloob ni God na maka-invite kami ng ganun. Kasi doon po masisira ang pangalan namin. Kasi ang mag-i-invite sana talaga kami dyan sa team tulong. Kaso sabi ko kay Founder, unahin muna natin yung mga active ka para makatulong din tayo. Sabi ko, kasi everyday nga na may kita. Tapos ngayon, di yung kapatid ko naka-recharge, natuwang-tuwa din yung kapatid ko kasi syempre may araw na pumapasok araw-araw. Pero buti yun, pinahiraman ko siya ng puhunan. E paano po kung naka-invite kami ng naka-invite? Di syempre po ibabalik ko po yung mga puhunan nila kasi ayoko pong masira din. Di ako ang mag-aabono. So buti na lang po talaga at nabasa namin dun sa GC. Tapos kaumagahan na wala na po yung apps ng SA. Kaya inano rin po siguro ni God na hindi na kami makapag-invite ng makapag-invite. Kaya nung nakapasok kami, dun na po niya pinutol yung apps na yun. So, wala na po, nag-aanuhan na, nag-uusap na sa GC, ni-report na po nila yun. So, wala na po yung mag-aano na kami doon, makikita na namin scam sa, na-scam na po, nakalagay na po doon, scam siya. Tapos na-delete na po yung account, hindi na po namin siya ma-open. So, ang dami pong nag-report. So, yun, na-scam po kami. Sa halagang 1,000 po ako. 1,350 sa kapatid ko. 1,350 din kay Founder. Kasi in-invite ko yung dalawa na yan. So, naniwala din po kasi ako. Kasi talaga po na sumahod yung mga kaibigan ko sa Boardwalk. So, yun, sabi, nanghingi sila sa akin ng sorry. Sabi ko, okay lang yun. Kasi hindi nyo rin naman kasalanan, hindi nyo rin naman alam na scammer yan, sabi ko. Kasi ang laki pa rin po yung sasahuri niya, 4,000 na yung huli niyang withdraw, hindi niya na po na-withdraw. So, yun. Tapos sabi ko, okay lang yun, hindi nyo naman kagustuhan. Sabi ko, mapapalitan naman yun, halagang 1,000 lang sa akin. Ang kawawa po talaga is yung nag-recharge ng 22K, 11K, kasi wala pa po talaga silang na-withdraw kahit 1,000 lang. Kasi ngayon lang din sila pumasok halos kasabayan namin. Pero pag nung February sila nakapasok, nakasahod din po sana sila kahit papano baka nabawi na. Kasi sa 10 days, bawi na yun eh. Kaso wala po. Bago pa lang sila. Kasi ang dami nang nag-ano ng 21K, 11K. Siguro malaki na yung naipon nilang pera. Kaya nag-scam na sila. Hindi na nila kayang sustentuhan yung mga tao. So, yun guys. Isang aral po sa amin to na kahit friends mo, makikita mo ang mga ebidensya na sumasahod sila. Hintayin po muna nating mabuti o matagal na kung talagang legit ba yun. Baka mamaya pinapanam naman lang sila. Intry lang yun para marami silang ma-invite. Ganun po. So yun, nagduda rin po ako nung una kasi ang sabi nila, hindi pwedeng i-message yung pinaka-manager, yung pinaka-head, yung manager ko lang ang i-message ko, kung sino ang nag-invite sa'yo, ganun. Di ganun din po ang sinasabi ko sa in-invite ko.
na hindi sila pwedeng mag-message sa akin lang, ganun. Kung sino kasi ang nag-invite, yun lang ang pwede nilang kausapin. Tapos, ang nagtatakahan ko po nung una, nag-recharge po ako, pangalan ng tao, Gcas ng tao pumasok. Doon po, nagduda na ako. Nagduda na po talaga ako doon, bakit pangalan ng tao? Di, hindi ako makapaniwala, sinend ko sa kaibigan ko na, bakit dito na send? Siyempre, dapat apps, apps ng sa. Sa dapat yung papasok, parang ano ng sa, company ng sa. Hindi eh, pangalan ng tao. Tapos, nung nag-recharge ako sa kapatid ko, ibang pangalan din yun kung saan kanino pumasok. So, hinayaan ko doon, nagduda na po ako. Pero, pinaniwala ko pa rin po yung sarili ko na legit. Kasi nga po, sumahod nga po talaga yung dalawa kong kaibigan sa boardwalk. Nakailang sahod na post sila. Kaya, nagdududa po ako, pero pinaniniwala ko yung sarili ko na legit siya. Tapos, sabi ko, baka scammer to, sabi ko. Sabi nung kapatid ko, totoo kaya yan, di kaya yan scammer kasi may pera kang ipapalabas. Sabi ko, legit yan. Pero naglalaro din po talaga sa isip ko na scammer, na hindi siya legit. Pero pinaniniwala ko yung sarili ko na legit kasi nga sumahod yung mga kaibigan ko. So, hindi po porket sumasahod ang kaibigan natin o yung nag-invite sa atin, ay sasali na tayo agad-agad. Maghintay pa po tayo ng mga ilang month, isang buwan, palipasin po natin isang buwan, ganun. Kasi po baka, yun nga po, pintry lang silang pinasahod para marami silang invite, para mapaniwala nila yung mga tao. So yun, syempre yung mga nag-invite din po sa amin, na-scam din po yun, kaya wala po silang kasalanan. Pero yung iba po ng mga maraming na-invite, binayaran po nila talaga kasi hindi daw sila makakapasok kung hindi dahil sa kanila. Yung iba naman daw, hindi na nagpabayad. Yung iba, nagpabayad, syempre. Ang kawawa po yung mga estudyante kasi karamihan ng mga inviter ang inan nila estudyante. Kasi nga, gusto rin nilang makatulong na araw-araw, may kita sila para may pang-alawan sila. Ang problema po, na-scam sila. Yung pong isa, pang tuition niya po yun. Yung pong isa, pang padoktor nila. Gusto nilang dumagdagdagan yung pang padoktor nila. Yung pala, tuluyan nang nawala. Kaya na problema sila. Yung isa naman po, muntik na po niyang itininda yung sasakyan niya. Yung araw na yun, dun po na-delete yung apps. Kaya hindi rin po ipinagkaloob ni God na matinda niya yung sasakyan niya ng dahil lang dyan. Kasi isusugal niya po talaga eh. Kasi everyday po talaga malaki. Kung magkano po yung i-recharge mo, yun din po yung kita ng araw-araw. Sa 10 days po, bawi mo na po kahit magkano po yan. Basta hanggang 10 days. So, yan guys. Isang aral po sa amin to, kaya kayo po guys, wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyan, sa, so, hindi rin po ipinagkaloob ni God na maka-invite kami ng tao. So, thank you so much din po sa pakikinig ninyo at panonood nyo. Thank you so much po guys.